brownout at mas malaking bayarin sa electric bill. Yan ang posibleng dagdag pasanin sa mga consumer, bunsod ng manipis na power supply. Saksi si Maki Pulido. Sa ika-apat na sunod na araw, hanggang gabi na naman, naka-red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Mahigit 30 planta pa rin kasi ang naka-forced outage o biglang nasira, kaya numipis ang supply ng kuryente. Posible ang brownout kung red alert, pero bukod sa problemang yan, posibleng pasanin ng mga consumer ang pagtaas pa ng electric bill, bagamat di pa tiyak kung magkano. Para madagdagan kasi ang supply, bumibili na rin ang kuryente mula sa Malaya Oil-Fired Power Plant na mas mahal dahil pinapatakbo ng krudo. Idadagdag din sa generation charge na sinisingil ng Meralco ang gasto sa krudong ginamit sa mga generator ng mga malalaking customer nila sa ilalim ng interruptible load program. Ang paggamit nila ng generator ay para hindi na sila makaagaw sa kinakapos na supply ng kuryente. May payo ang Energy Department para bawas bill na sa kuryente, hindi pa makadagdag sa mataas na demand. We reduce our power consumption during the peak hours, or whenever the demand increases and we have to run the more expensive oil-based power plants, then that would be reflected in our bills at the end of the period. Posible ring tumaas ang electric bill kung mahal ang benta ng kuryente sa spot market dahil sa mga forced outage. Sabi ng Energy Department, malalaman naman nila kung may sabuatan para magmahal ang kuryente sa tulong ng artificial intelligence at big data analytics. If the results of the study show a correlation on aberrant behavior, then that is going to be brought to the attention of both the Energy Regulatory Commission and the Philippine Competition Commission. Naiwasan din daw ng contingency plans nila ang epekto ng pagkawala sa grid ng 1,800 megawatts dahil sa forced outage. Pero dahil halos tuwing tag-init ay kulang ang kuryente, aminadong DOE na kailangan talaga ng mga dagdag na planta. What we have experienced is that some power plants or proposed power plants, for example, are facing delays because of delays in the issuance of permits. Ang mga naka-forced outage na planta naman, isa-isa nang umaandar at inaasahang madaragdagan sa weekend. Sana lang wala uling pumalya, lalo't iinit pa at inaasahang tataas na naman ang demand. Pero wisyo kasi ang brownout at ikinalulugi pa ng maraming negosyo tulad ng sa welder na si Junel. Makawalan po kami ng hanap buhay kasi walang kuryente. May pamilya po kami. Siyempre, pinapakain din namin po yung pamilya namin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.